Eh, teka nga lang ho muna. Ano ho bang sikreto yung alam niyo tungkol kay Lola? Kailangan namin magtulungan para maging balanse ang lahat. Baka kasi mapasobra siya. Imbis makabuti eh, makasama pa lalo. Pakawalan mo ang lolo't lola namin. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Hindi kami pumatay sa pamilya mo! Minsan akong napadaan sa palengke kung saan ko narinig na nagpe-play ang channel ninyo. Agad na nakakuha sa atensyon ko ang ilan sa eksenang napakinggan ko. Kaya tinanong ko agad ang tindera kung paano kayo mapapakinggan. At simula nga nun, Miss Clark, na-addict na ako sa mga kwento nyo. Isa na din ako sa masasabi kong nayanggaw ng inyong channel. Hindi ko kasi mapigilang mamangha at matawa dahil may ilan sa mga eksena doon ang pamilyar talaga sa akin at nakaka-relate talaga ako. Ngayon nga ay hayaan nyo naman po akong magbahagi ng nakakatuwa, nakakatakot, nakakarindi at nakakakilig na kwento namin ng aking Lola Soleng. 42 years old na po ako ngayon. May pamilya at kambal na anak na lalaki. Huwag nyo na pong itanong ang tunay kong pangalan dahil nababahuan po talaga ako doon. Ang palayaw ko po ay Inga. At ito ang kwento namin ng Lola Soleng ko. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, Ariston! Yung lolo mo pinakawalan mo na naman. Ba't ba hindi kanya kasama, ha? Eh bakit na naman ba, Dominga? Che, Dominga ka dyan. Kala mo ikinaganda ng pangalan mo yan? Puntahan mo na nga lang yung lolo mo dun sa pwesto namin dahil para na namang babaeng manok na putak ng putak eh. Ano? Bakit siya nandun? Ang sabi niya, magpapagupit lang daw siya. Ewan ko sa'yo. Naniniwala ka pa talaga sa lolo mo sa lagay na yan? Ewan ko din sa'yo. Diyan ka na nga, Dominga. Halos umusok ang ilong ko habang tinitingnan ko ng masama si Aris. Mabilis siyang naglakad noon papunta sa palengke. Ako naman ay sumunod na din agad. Nagbubunga nga pa din si Lolo Munding nang abutan namin sila sa pwesto ni Lola. Hindi na din yata nakapagtimpi si Lola dahil sinasabayan niya na din ang pagbubunga nga ng matandang lalaki. Ay sus! Ang sabihin mo, wala ka na namang magawa sa buhay mo. Kaya pinipeste mo na naman itong tindahan ko. Lumayas-layas ka nga dito, Manong. Kanina eh, wala namang langaw. Nung dumating ka, ayan at dumami na. Ang baho kasi ng bunganga mong matanda ka. Aba, aba, aba! Sinong mabahong pagkataot hanap buhay? Ako ba? Itong mga paninda mo pa lang, umaalingasaw na. Tapos nagtataka ka pa kung bakit marami langaw. Pwes, ang mga insektong yan, nagpupunta sa lugar na maraming dumi at mabaho. Eh kaya naman pala. Ayan at nakikita kong namamahay na sa bunganga mo. Sa bunganga ko sila namamahay dahil mabaho daw dito sa lugar mo. Eh di ang ibig mo palang sabihin eh, nagpapakupkup ka dyan sa bunganga mo. Aba, eh ano bang akala nila dyan? Puwet! Lola naman, pagkain po ang tinitinda natin. Bakit ba kayo nakikipag-away ng ganyan kay Lolo Munding? Huwag ka na magtaka sa lola mo, Dominga. Hindi talaga sensitibo yan sa mga bagay-bagay. Gawain niya yan eh. Eh, Lo, ano na naman ba kasing ginagawa niyo dito? Sabi niyo magpapagupit lang kayo. Magpapagupit? Eh bakit? May magbabago ba sa ugali niyan kapag nagpagupit siya? Mangmang ka! Ang pagpapagupit sa mukha may binabago, hindi sa ugali! Ay, ganun pala. Nako, eh wag mo nang pahirapan ng mga barbero. Kahit mag-magic pa sila, hindi na mababago yung kulubot at pangit mong muka. Eh kumpara naman sa mukha mong parang bruha. Tingnan mo nga yung buhok mo. Kung hindi mukhang itlugan ng ibon eh, abay mukhang pangkiskis ng puwet ng kaldero. Anong ang tawag doon na ba? Ano? Parang steel wool ba? Yun! Mukhang steel wool! Hoy, Ariston! Talagang nakikisali ka pa, ha? Imbis awatin mo, ginagatungan mo pa eh.
Eh, hindi ko namang ginagatungan ah. Sinagot ko lang naman yung tanong ni Lolo. Sus, umuwi na nga kayo. Saka kayo, ano, na-entertain ba kayo ha? O sige na, tapos na yung palabas, magsiuwi na kayo. Dahil yung mga isda nyo nabila sana. Hinihintay na kayo ng mga anak nyo. Nagugutom na pero kayo nakikichismis pa dito. Mga osyosero't osyosera. Lo, halika na kasi. Pati ako napapaulan na ng laway dahil sa inyo eh. Hindi pa kasi nagsisipilyo yan si Dominga. Hoy, naririnig kita dito ha. Normal lang amoy ng hininga ko. Magtaka ka sa amoy ng bunganga mo. Hindi ko nga alam kung niya kilikili mo eh, nalipat dyan sa bibig mo. Bah, sumusobra ka na. O ano, sige, tayo naman ang mag-aaway. Ano ha, anong sasabihin mo? Hindi ko alam kung paano natapos ang pag-aaway naming yon. Sa tuwing magpapanagpo kasi talaga ang landas ni na Lola Soleng at Lolo Munding, parang magkaka-World War III na. Kilalang mahusay na albularyo at manggagamot si Lolo Munding. Habang pinaparatangan niya namang mangkukulam ang lola ko, kaya naman lagi niya itong inaaway. Aaminin ko na ngayon pa lang, hindi man bulgar ay alam kong totoo ang hinala na yon ni Lolo Munding. Pero itataya ko ang pangalan ko na hindi masamang mangkukulam ang Lola Soleng ko. Ang mga kinukulam niya lang ay ang mga taong masasama. Hindi niya rin naman sila pinapatay, pero binibigyan niya ng dala para hindi na umulit sa mga masama nilang gawain. Lola, sa dami ng dinidisiplina mong taga-baryo natin, bakit hindi mo sinasampulan si Lolo Munding? Apo, hindi masamang tao si Munding. Naiinis lang yun sa akin dahil lahat ng binibigyan ko ng dala sa kanya tumatakbo. Aba, eh hindi naman kasi biro ang natatanggap niyang negatibong enerhiya pagkatapos niya silang gamutin. Ah, ganun po ba? Pwede niya naman kasi silang tanggihan eh. Sinabi ko na nga sa'yo, hindi ba? Hindi siya masamang tao. Malambot ang ilong noon sa mga nanghihingi ng tulong. Mabait sa iba pero sa inyo sobrang gara ng bunganga. Kung ano-anong sinasabi eh. May lalaki din palang mabunganga, Lola. Akala ko babae lang ang ganun. Baka kasi dahil matagal nang walang kapareha sa buhay. Saka tumatanda na din kasi eh. Naghahanap na lang yun ang bubuhay sa dugo niya. Aba, eh nakakaboring kayang manggamot lang ng manggamot. Buti nga po wala siyang sakit sa puso o alta presyon, no? Baka mamaya sa sobrang galit niya sa inyo, atakihin na lang siya. Nako, mahaba ang buhay nun, apo. Tingnan mo nga ang lakas-lakas ng boses kung makasigaw. Mukhang wala pang iniindang sakit sa katawan eh. Eh di matagal pa po pala kayong mag-aaway nun, la. Eh yun nga lang. Kailangan talaga lagi tayong may baon na bulak, ano? Eh, para sa naman po, la. Palagay po ba yun sa loob ng tenga natin o sa ilong ni Lolo? Hindi pa man natatapos ang aming tawanan. May mag-amang huminto sa tapat namin. Napasinghap ako nang bigla na lang nitong sapukin yung batang kasama. Kilala namin si Lola. Si Mang Kanor at ang anak niyang si Marco. Madungis ang bata at mukhang naulanan pa. Kahit nasaktan ay pinilit nitong huwag umiyak at hindi ko naman maiwasang maawa. Hindi naman lingid sa lugar namin kung gaano kabayolente si Mang Kanor sa pamilya niya. Matagal na siyang gustong bigyan ng dala ni Lola. Pero ito lang din kasi ang inaasahan ng pamilya niya. Kung magkakasakit ito, siguradong magugutom naman ang mga anak nito. Abay Kanor! Ano na naman bang problema at sinasaktan mo na naman ang anak mo? Lasing ka ba ha? Isang linggo ko nang napapansin na hindi ka lumalabas. Nasaan ang tricycle mo? Eh, ayun. Binenta na nanay ng mga batang to na hindi ko alam. Tapos eh, iniwan kami lahat at sumama sa kabit niya. Tinangay ang mga anak kong babae. O eh, anong gagawin ko ngayon? Pinagpalimos ko tong batang to pero wala na iwa yung pagkain. Inutil, hindi ba? Maghonos dili ka nga. Kung nasasaktan ka eh siguradong mas nasasaktan ang mga anak mo. Abay iniwan na nga sila ng nanay nila. Pagkatapos eh pagbubuntunan mo pa ng galit. Eh bakit ba kayo nangingilam? Pinapakailaman ko ba kayo? Papakainin niyo ba tong mga batang to?
Hindi naman, di ba? Kaya wag niyo akong pagsabihan na akala niyo na alam niyo pinagdadaanan ko. Magtinda na lang kayo dyan ng tuyo at daing, pwe! Matandang pakilimero! Kawawa naman pala sila, Marco, Lola. Ba't naman kasi sila iniwan ng mama nila? Alam na ngang bayolente yung tatay eh. Di rin talaga nag-iisip. Sana sinama niya na lang lahat. Hindi kumibo si Lola pero nakita kong tinitigan niya si Mang Kanor. Hanggang sa mawala na ito sa paningin namin. Kinabahan ako. Kilala ko kasi ang kilos ni Lola. Alam kong may pinaplano siya laban kay Mang Kanor. Hindi ako kumibo. Hanggang sa makauwi kami ng hapon ay pansin kong tahimik si Lola. Mayat maya din ang buntong hininga niya. Kapag nakita mo ulit si Marco, sabihin mo'y inaalok ko siya ng trabaho doon sa pwesto natin. Kahit tagabalot ng mga bibilihin. O okay, sige po Lola. May pinaplano po ba kayo? Eh wala naman. Paliliwanagan ko lang ng konti si Kanor bago pa siya tuluyang mawala ng silbi sa mga anak niya. Kinabukasan nga habang naglalakad ay nasalubong ko si Marco. Mabuti na lang at malinis na ang suot niya. Yun nga lang, hindi pa rin maitago ng mga suot niya ang pasa at latay ng bata sa katawan. Agad kong sinabi sa kanya ang aloko na ikinatuwa niya naman. Nalaman ko rin mula sa kanya na dumadaing daw ang papa niya na hindi maikilos ang dalawang kamay. Sa isip-isip ko, alam ko na ang dahilan nun. Shhh! Dominga! Tigilan mo nga kakatawag ng buo sa pangalan ko, Aris. Tsaka bakit ba namimeste ka na naman? Ang aga-aga ha? Eh si Lola Soling ba yung may gawa ng sakit ni Mang Kanor? Kawawa naman yung tao. Ultimo sa pagdumi daw eh, hindi daw makapaghugas. Walang lakas yung kamay, parang nawawalan ng buto. Alam mo, ikaw, manang-mana ka talaga sa lolo mo. Ang baho ng bunganga nyo. Try mo din kayang magsipilyo, no? Sa dami ng dapat sabihin, pagdumi pa talaga? Eh yun lang din naman kasi yung reklamo niya sa amin. Maliban na lang kung gusto mo pa marinig yung isa. Anong isa? Yung isang reklamo niya habang nagpapagamot kay lolo kahapon. Oh, eh ano ba yun? Wag na, hindi pang bata yun. Buisit na to? At anong akala mo sa sarili mo, matanda na? Eh gusto mo ba talaga malaman? Pwede ba, Aris? Kung hindi mo naman sasabihin at hindi ka naman tutulong sa pagbubukas ko nitong pwesto, umuwi ka na lang. Oh, sige, sasabihin ko na. Eh hindi niya daw kasi makamot yung egg balls niya sa umaga. Yung haba ng tungkod na hawak ko ng umagang yon, talagang nahampas ko kay Ariston. Pero magaling siyang umilag kaya nauwi pa kami sa habulan. Sakto namang yon ang inabutang eksena ni Lola Soling sa pwesto. Ang aga tuloy nag-almusal ng sermon na may kasamang kaltok. Tanghali noon, nang bigla na lang sumulpot si Mang Kanor sa tindahan namin. Kinabahan naman ako dahil baka magwala ito doon. Kahit naman kasi hindi makahawak ang mga kamay nito, may bibigat pa pa din namang magagamit kung gugustuhin mang gulo. Marco, anak, kumain ka na ba ha? O ito, nagpaluto ako sa kapatid mo. Itlog nga lang yan. Pero may kasama yung ketchup ha? Hindi ba't paborito mo yun? Aba, ikaw pala yan, Kanor. Anong atin? Ah, nagdala lang ho ako ng pagkain nitong si Marco. Salamat nga ho pala sa pagtanggap niya sa kanya. Malaking bagay ho yung nauuwi niyang pera at may ulam pa minsan. Eh akong dapat na gumagawa niyan para sa kanila. Mabuti naman at naliwanagan ka, Kanor. Ikaw na lang ang meron ng mga batang yan. Kaya huwag mong pabayaan ang sarili mo. Oho, Manang Soling. Pasensya na kayo sa akin noong nakaraang linggo, ha? Simula ngayon, pipilitin ko maging matino alang-alang sa mga anak ko. Parang kinurot ang puso ko sa nakikitang sinseridad sa mga mata ni Mang Kanor. Maging si Marco ay halatang masaya sa nakikitang kabaitan ng kanyang ama. Kaya paanong hindi ako mamamangha sa lola ko? Sabihin na nating itim na kapangyarihan nga ang meron siya. Pero para sa akin, mas nangingibabaw ang maliwanag na intensyon niya sa paggamit noon. At yon ay ang mapabuti ang mga taong nakakatikim noon mula sa kanya.
Sabihin man ng iba na ang intensyon lang talaga ng mga ganitong may kapangyarihan. Manakit, o di kaya naman ay pumatay ng kapwa. Ako pa rin ang higit na nakakakilala sa aking Lola Soleng. At base sa pagkakaalam ko, halos lahat ng binibigyan niya ng dala, natututo sa huli. Gaya na lang kung gaano kaimportante ang naging kaliwanagan sa isip ni Mang Kanor. Matapos lang ang halos 5 araw na pagpapahirap sa kanya ni Lola. Abay, mabuti naman at naawa ka na doon sa tao, ano? Pero bakit sa dami naman ng parte ng katawan sa kamay pa? Hindi mo ba alam kung gaano karami ang gamit ng kamay natin, Soleng? Bakit ba dito ka na naman kumakahol, Hamonding? Naligaw ka na naman eh. Hindi pa ako nagbubukas ng pwesto eh, nandyan ka na. Aba, ako lang ba talagang inaabangan mo dito, ha? Anong inaabangan ka dyan? Nadaanan ko lang itong pwesto mo, ano? Yun naman pala eh. Eh di sana dumiretso ka na lang. Eh bakit huminto ka pa? Ganun ba ako kahalaga sa'yo, ha? Abay, mga labot ka nga sa sarili mo, Soleng. Ano ka ba? Nagmumurang kamatis? Diyos ko, hindi pa ako nasisiraan ng bait ko. Eh mabuti nang nagkakaintindihan tayo, Monding. Napansin ko kasing favorite mo kung inaaway. Eh baka naman kasi ka ako, type mo pala ako, kaya ganon. Abay, mahabagin Diyos. Makalayo-layo na nga dito at baka masok ka pa ako. Hindi pa ako nababaliw para pumatol sa amoy daeng. Aba, hoy. Hindi bali ng amoy daeng. Eh kesa naman sa amoy lupa. Akala mong kung sinong malinis ito, nanggigitata naman ang mga patay na kuko sa paa. Lola naman kasi. Bakit naman kasi kung ano-anong sinasabi niyo kay Lolo? Ayun tuloy, namumula pa yung mukha habang papalayo. Ay nako, alam ko ng kahinaan ng matandang hokloba na yon. Ang importante ay maitaboy ko siya agad, hindi ba? Eh baka naman mamaya, Lola, sa totohanan mapunta yan, ha? Sige ka, ikaw din. Lintian kang bata ka. Anong totohanan ang sinasabi mo dyan? Imposibleng mangyari yan. Hindi mo ba nakikita ang mga itsura namin? Ilang taon na lang eh, matatanaw na namin ang liwanag. Yun na nga po, Lola eh. Saglit na lang kayong mabubuhay. Eh bakit hindi nyo na lang enjoyin? Tsaka la, walang edad sa pag-ibig. Lalo na't nakakahaba din daw ng buhay kapag in love ka. Ah, ganun ba? Eh di mamatay na lang siguro ako. Diyos por santo. Hindi ko nga matagalan ang amoy ng matandang yon. Makikisama pa ako. Wala nga ho kasing nag-aalaga. Eh malay nyo naman kapag nandun na kayo, maging tagahilod pa kayo ni Lolo Mon. Aray ko naman, Lola. Ang sakit nun ha. Lagayin ng coins yun eh. Hindi lang talaga yan ang aabutin mo. Itong timbangan na ang sunod na bubulaga sa mukha mo kapag hindi ka pa tumigil dyan. Natatawa ko na lang na pinulot ang ibinato ni Lola sa akin kanina. Maliit na arinola yon na siyang lagayan ng mga benta namin. Tumigil na din ako sa pang-aasar kay Lola dahil alam kong hindi na siya nagbibiro. Talagang mapa-flying soccer sa mukha ko ang kung anong madampot niya kapag nagkataon. Bagong salta. Oh, eh saan daw nakatira? Dun ho sa dating bahay ni Lola Amparo. Baka sila yung mga kamag-anakan, Lola. Buti naman naisipan nilang tirahan yung malaking bahay na yun. Sayang din kasi. Baka nga yung anak ni Amparo. Nakakatuwa naman kung ganon. Baka mas pinili na ng pamilya nilang manatili dyan kesa bumalik sa estate. Marami nga sila, Lola eh. Hindi ko mabilang kanina. Tapos 2 lang yung kaidaran ko. Lahat na halos matatanda na. Marami. Paanong marami? Iisa lang naman ang anak ni Amparo. Ho? Basta ho, marami, Lola. Siguro mga 15 katao sila. Ang dami nilang bumaba sa van kanina eh. Talaga? Hindi yun ang anak ni Amparo. Baka binenta na nila yan. At yung mga sinasabi mo ang nakabili. Posible din ho. Tsaka alam mo ba, la? Pakiramdam ko ang weirdo nila. Paano ba naman parang mga robot nung bumaba sa sasakyan? Parang iisa yung kilos? Tapos mga nakashade silang lahat. Siguro mayayaman yung mga yon. Lola? La? Lola Soleng? Ano kung nangyayari at natulala kayo dyan?
Wala naman. May naisip lang ako. Sige na. Buksan mo na ang mga yan ng mahanginan at maarawan sa labas. Ayan at nagmo-moist ang daing. Hanggang sa tuluyang na-divert sa pagtatrabaho ang atensyon ko. Pero kung gaano kabilis kong iwinaksi sa isip ang bagong saltang pamilya sa aming baryo. Yun naman pala ang simula ng pagmamanman ni Lola sa kanila. Ewan ko ba kay Lola Soleng? Parang naging panata niya na yatang panatilihing ligtas ang aming baryo. Masyado siyang praning sa mga bagay-bagay. Kada may darating kasing bagong salta doon, kikilalanin niya muna ang mga ito mula sa malayo. Pagkatapos, kalaunan ay lalapit na siya at makikipagkwentuhan. Inga, nakita mo ba yung bagong chick sa malaking bahay? Ang kinis tapos ang puti ng balat. Anong maputi? Baka mapot lang ibig mong sabihin. Tingnan mo nga at parang mga may allergy sa araw. Ayaw lumabas ng bahay nila. Siguro inaalagaan lang yung kutis nila. Palibasa ikaw, wala kang pakialam kahit masunog ka pa sa araw. Ano namang paki mo, Ariston? Lumayo-layo ka na nga dito at baka hindi kita matansya dyan. Masaksakan ko ng tuyo yung bunganga mo. Alis na talaga ako. Doon muna ako sa tapat ng bahay ni Kinis Ganda. Baka sakaling mapansin ako nun, tsaka mangitian eh. Ay naku, kadiri ka talaga, Ariston. Tsaka huwag kang tatabi dun, no? Magmumukha ka lang uling dun. Palagi kong nadadaanan ng malaking bahay sa tuwing pupunta ako sa palengke o pauwi. At tinotoo ni Aris ang sinabi niya. Lagi nga siyang nakatambay sa katapat na tindahan nun. Isang araw, nadaanan ko siya ulit. Naisipan kong asa rin siya, kaya inabutan ko ng 20 pesos. Oh, ano to? Aris? Uy, ikaw pala yan. Kala ko kasi pulubing na mamalimos eh. Sira ulong to. Last moment trip pa. Paano ba naman kasi? Ang init-init pero parang kang basang sisiw dyan. Ano ba nangyayari sa'yo at parang dyan ka na halos tumira? Si Lolo Munding ba ay natutulungan mo pa ha? Abay oo naman. Tsaka umalis ka nga dyan. Baka mamaya sumilip si Ganda. Kailangan ko siyang makawayan at mangitian no? Ay naku, mukhang ikaw dapat ang ginagamot ni Lolo Munding. Hindi kaya nagayuma ka na? Ano kung nagayuma? Ang swerte ko naman kung ganun. Tsaka kahit na hindi niya ako gayumahin, wala na lalaki hindi magkakagusto sa kanya. Paano kung sabihin ko sa'yo ngayon na hindi naman siya maganda? Na mukha siyang bruha at nabubulagan ka lang? Maniniwala ka ba? Ha? Huh? Maayos ka nga, Inga? Baka naman nagseselos ka lang dyan o insecure ka. Hoy, excuse me, hindi no. Bahala ka dyan. Ang importante, sinabihan na kita. Kahit naman kasi magkaaway tayo at ang mga lolo't lola natin. Ayoko pa rin mapunta ka sa bruha, no? Pero ikaw bahala. At least ako, hindi ako nagkulang sa'yo. Bala ko lang naman talaga siyang pagtripan. Pero hindi ko akalain na seseryosohin niya yung mga sinabi ko. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakaupo at naglakad pa uwi. Alam kong naguluhan din siya noon sa mga sinabi ko. Kilala ko si Aris dahil albularyo ang lolo niya. Talagang naniniwala siya sa mga gayuma o pambulag. Pag-ikot ko para sana maglakad na pauwi, isang lalaki ang lumabas mula sa loob ng bahay. Hindi nalalayo ang edad naming dalawa. Pagtingin niya sa gawi ko, agad na nagtama ang mga mata namin. Ngumiti siya at kumaway pa pero ako, hindi ko alam kung bakit may kakaiba akong naramdaman. Mabigat ang presensya niya, kaya imbis na gantihan ko ng ngiti, ngiwi ang naitugon ko. Nakita kong pinangunutan siya ng noo at bumalik na din ulit sa loob. Nandyan ka lang palang bata ka. Kanina pa kitang hinihintay ah. Ano bang tinatanga mo sa bahay na yan ha? May lalaki po kasi kanina. Pangiti-ngiti tapos kakaway-kaway pa. Tapos bigla na lang sumimangot at pumasok. Ano kaya yun? Ang weirdo talaga ni Lala. Iyang bunganga mo nga. Mamaya naririnig ka ng mga yan eh. Ho? Lola talaga. Paano naman ako maririnig ng mga yan eh? Ang layo-layo ko naman sa bahay nila. Tsaka, ano pong ginagawa nyo dito? Magdidilim na po ah.
Ang bagal mong umuwi. Eto't mamimili ako ng suka at toyo dito sa tindahan. Anong oras mo ba sinara ang pwesto? Eh, alas 6 ho. Akin na nga lang ho yung pambili at ako na ho ang bibili. Paalis na kami ulit ni Lola nang siya naman ang mapansin kong nakaharap sa bahay. Nang gumawi ako sa tabi niya, doon ko lang napansin na parehas namumuti ang dalawa niyang mata. Kinabahan ako, baka kasi may makakita sa amin. Niyugyug ko siya pero hinawakan niya lang ng mahigpit ang braso ko. Lola! Lola, ano ba naman kayo? Bakit ngayon pa? At saka bakit dito? Nababalot ng dilim ang baryong ito. Dadanak ang dugo sa lupa. Ano ho? Lola naman eh. Bumalik na ho kayo, please naman. Wala silang patawad. Mga halimaw sila. Uubusin nila ang lahat at wala silang ititira. Napasingahap ako. Nang mula sa kung saan ay natanaw ko ang paparating na bulto ni na Ariston at Lolo Munding. Napakagatlabi na lang ako. Pakiramdam ko maiihi ako na madudumi sa kaba. Sinubukan ko pang yugyugin ulit si Lola, pero mas humigpit lang ang hawak niya sa braso ko. Oh, anong nangyayari dyan sa Lola mo? Bakit parang bilas ang isda ang mata niyan? Eh Lolo, tulungan niyo na lang po ako please. Mababalot ng dilim ang baryong ito. Dadanak ang dugo sa lupa. Ayon! Naligaw na naman pala sa ibang dimensyon. Hoy! Soleng! Soleng! Akala mo yata wala ka sa kalsada, ano? Matanda ka na nga talaga. Naguulyanin ka na! Nakita kong sinampal ng ilang beses ni Lolo Munding si Lola. Pero wala yung nagawa para bumalik sa ayos si Lola. Nangunot na lang ang noo ko nang mapansin kong pangisi-ngisi lang si Lolo. Hindi naman yun kalakasan, pero napansin kong natutuwa siya sa ginagawa niya. Lolo naman eh, hindi nyo naman yata ginigising si Lola. Parang inaabuso nyo lang yung kawalan niya ng malay. Sige ho kayo, isusumbong ko kayo mamaya. Eh ikaw naman no, tamang ilala ka palagi. Eto na, magigising na yan oh. Mariin lang na pinisil ni Lolo Munding ang hinliliit ni Lola. Wala pang isang segundo, bumalik na ito ulit sa normal. Sakalang nanghina ang Lola ko at muntik pa siyang matumba. Mabuti na lang ay mabilis siyang naalalaya ni Lola Munding. Umuwi na tayo, Inga. Halika na. Eh, Lola, ayaw niyo po bang maupo muna? Para na kayong babagsak kanina eh. Ayun o, putlang-putla pa kayo. Eh, Soleng, hindi ka man lang ba magpapasalamat? Mabuti na lang pala't lumabas kami nitong apo ko. Eh, paano kung hindi? Abay, amoy, buro ka na nga eh. Mabuburo ka pa sa mundong hindi ka naman nabibilang. Ay, nako. Hindi ka ba pwedeng magsalita nang hindi ka nangungutya? Akala mo eh, nababanat yung balat mo sa pamumuna sa akin, ano? Eh, siya'y salamat. May utang akong isa sa yung damuho ka. Pero kung inaakala mo na hindi ko naramdaman yung pasimple mong sampal kanina, haway maghintay ka lang at hindi lang mag-asawang sampal ang kapalit niyan. Sasamahan ko pa yan ng kerida. Halika na nga, Inga. Yung niluluto ko eh baka nasusunog na. Pigil na pigil ko noon ang tawang nais ko mawala sa bunganga ko. Iba kasing magbunganga si Lola Soleng. Parang armalite ang bibig, pero madiin ang mga salita, kaya maiintindihan mo talaga ang sinasabi niya. Nang tingnan ko ang maglolo, maging si Aris ay pigil din ang tawa. Pero yung ekspresyon ng mukha niya, parang pusang hindi mapaanak. Halos manlaki pa ang butas ng ilong niya at mga mata. May nakakatawa ba, Apo? Gusto mo din ng mag-asawang sampal na may kasamang kerida? Lo, hindi. Kayo naman, no? Sa inyo ako natawa. Dun sa sinabi nyo kay Lola. Pag-uwi ay hindi naman sa kusina dumiretso si Lola. Pumasok siya agad sa kwarto niya at nagsara ng pintuan. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Hindi na ako nangulit at pinagpatuloy na lang ang niluluto niya doon. Pero kakaupo ko lang sa lamesa nang may bigla na lang kumatok.
Sila lolo munding na naman yon. Oh, lo. Ano pong ginagawa nyo dito? Kailangan ko makausap ang lola mo, Iya. Eh, nako naman, lo. Wrong timing naman po kayo, eh. Ayaw magpa-istorbo. Ganito na lang. Sabihin mo, huwag kikilos ng bara-bara. At baka lalo lang tayo mapahamak lahat. Ano kong ibig niyong sabihin? May kinalaman ho ba to sa mga sinasabi niya kanina? Oo. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko ang lihim ng lola mo. Basta't iparating mo sa kanya, kung may pinaplano ka mo siya, makikipagtulungan ako. Ho? Eh, lo, akala ko ba ay inyong makatikim ng mag-asawang sampal? Ikaw ang makakatikim kapag hindi ka na nahimik dyan. Nagkatinginan kami ni Ares. Nagtatanong ang mga mata ko habang siya naman ay napapakibit balikat na lang. Bago sa pandinig ko ang sinabing yon ng matandang lalaki. Medyo nabahala din ako dahil pakiramdam ko hindi basta-basta ang mga mangyayari. Lalo pa at kinakailangan pa nilang magtulungan. Pero kung alam niyo po ang lihim ng lola, sa palagi niyo po ba pwede kayong magtulungang dalawa? Eh kaya nga gusto ko siyang makausap eh. Hindi ko po kasi alam kung anong oras lalabas si lola sa kwarto niya. Gusto niyo po bang pumasok na lang muna tapos maghintay? Hindi pa man nakakasagot si Lolo Munding. Pumasok na si Ariston sa loob ng bahay. Nagtungo sa kusina at nakiinom sa baso kung may lamang kape. Hoy! Kape ko yan ah! Gago ka talaga! Alam kong wala kang arte sa katawan, pero maging sensitibo ka naman. Amoy ang hit pa naman yung hininga mo. Ah, ganun na? Paano mo naman nasabi? Naamoy mo na ba ako ng malapitan ha? Gusto mo, ipaamoy ko sa'yo. Oh, oh. Manahimik ka na nga dyan. Ayaw ni Lola ng maingay. Tsaka sa'yo na yung kape ko. Di ko pa naiinuman yan eh. Magtitimpla na lang ako para sa amin ni Lolo Munding. Hindi ko alam kung maiinis ako o ano. Para kasing nasa bahay niya lang kung umasta si Ariston. Sa bagay, dati naman talaga kaming magkaibigan. Kahit naman ngayon, ramdam ko na nandun pa din yon. Natatabunan nga lang ng asara namin. Ewan ko ba, nahawa na yata kami sa mga lolo't lola namin. Sa tuwing magsasagutan kasi sila, kung hindi kami papagitna, kami naman ang pumapalit sa nag-aaway. Kapi niyo ho, Lolo Munding. Mukhang seryoso talaga kayo sa plano niyo, ah. Hindi ko alam kasi kung makukumbisi ko ang lola mo, hingga. Kailangan namin magtulungan para maging balanse ang lahat. Baka kasi mapasobra siya. Imbis makabuti eh, makasama pa lalo. Alam mo, Lolo, duda din ako dyan sa binabalak mo eh. Ako nga, hindi ko yan makausap kapag... Ete ka nga lang ho muna. Ano ho bang sikreto yung alam niyo tungkol kay Lola? Matagal ko nang alam ang tungkol doon. Ayos lang yan. Hindi mo na kailangan maglihim pa sa akin. Nangunot ang noo ko. Bigla akong kinabahan at nagduda. Paano pala kung hinuhuli lang nila ako? Nang tingnan ko ulit si Lolo, kakaibang ngisi ang nakita ko sa mukha niya. Gayon din si Ariston nang lingunin ko siya. Ang nakakakilabot pa, may napansin akong kakaiba. Ang alam ko kasi ay may nunal si Aris sa kanang tenga niya. Maliit lang yon pero madali namang makita. Pero ng mga sandaling yon, wala akong nakita sa tenga ng Ariston na nasa loob ng bahay namin. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Marahan akong tumayo at pilit na kumilos ng normal. Nagtungo ako sa kusina at mula doon ay kinuha ko ang lalagyan namin ng asin. Saktong may manggang hilaw sa kusina at nagbalat ako noon kunwari. Maya-maya pa, napapitlag na lang ako ng maramdaman ng presensya sa likuran ko. Namalayan ko na lang na sinisinghot na pala ni Ariston ang buhok ko. Sinadya kong may asin ang kamay ko nang humarap ako sa kanya at pigilan siya sa braso. Aris! Ano ba? Inga, bitawan mo ang kamay ko. Inga? Eh, hindi mo naman ako tinatawag sa palayaw ko dati ah. Bitawan mo ang apo ko, Inga! Lumayas kayo sa pamamahay namin kung ayaw niyo sabuyan ko kayo nito kasin! Alam ko hindi kayo
Naunahan mo ako ngayon. Pero sa susunod, sisiguraduhin ko masisimot ang dugo mong babae ka! Sinasabi ko sa'yo, na huwag papara-para ang kilos mong lintik ka! Nakapasok na tayo! Nabulilyaso pa! Halika na! Lola! Lola Soleng! Lola, nandito po sila! Kumalma ka nga, Inga. Gumana ang pang-akit ko. Napapasok mo sila sa bahay natin. Ano? Ibig niyo sabihin, alam niyo? Tama na ang katatanong. Akin na ang basong pinag-inuman nila ng mga kape. Grabe naman kayo, Lola. Ginawa niyo talaga akong pain nang wala akong kamalay-malay. Eh bakit? Kapag sinabi ko ba sa'yo, eh magiging natural pa ang kilos mo. Nararamdaman nila kapag nagpapanggap lang ang kaharap nila. Mahusay ang ginawa mo, Apo. Hindi ako nagkamali na pagkatiwalaan ng kakayahan mo. Eh ngayon, ako na ang may hawak ng alas laban sa kanila. Grabe naman yun, La. Muntik na akong mabalian ng braso. Mahirap talagang tanggapin na pinapabayaan niyo ko eh. Ikaw naman, nagtatampo ka ba sa akin, ha? Kung hindi ko gagawin yon eh paano ka matututong lumaban sa mga ganyang nilalang kapag wala na ako? Ang importante ngayon, bukod sa napatunayan mo sa akin na malakas ang pandama mo, alam mo din kung paano matatakasan o kaya'y malalabanan ang ganong sitwasyon. Eya po nga kita, Dominga. Okay na sana, Lola eh. Pero ba't naman kasi binubuo pang banggitin yung pangalan ko? Ano bang problema at ba't ayaw na ayaw mo sa pangalan mo? Ako nga ang nagbigay sa iyo niya, nakakala mo ba? Basta ho, ang lakas makamatanda eh. Buti pa yung pangalan niyo, kahit pa paano, ang ganda pakinggan. Soleng, oh, di ba? Tapos ipinangalan niyo sa akin, Dominga. Oy, ano bang gusto mo? Solidaridad ang ipinangalan ko sa'yo. Parang walang nangyari nang bumalik kami ni Lola sa pag-aasikaso. Masakit pa din ang braso kong pinilipit ng kung sino mang nilalang na yon. Pero hindi ko na yun masyadong binigyan pansin. Isang araw naman noon habang kumakain kami ni Lola. Eh Lola, anong klaseng nilalang po ba yung mga yun? Paano nila nagaya sila Lolo Munding at Aris? Alam mo ba yung mga honyango? Yung hayop na gumagaya sa kung saan siya mapadikit o mapadapo. Ganon sila. Pero sa ibang pamamaraan nga lang. Kaya nilang manipulahin ang isip mo at bulagin ka sa realidad. Kaya nga nakakabilib ka po. Nagawa mong malaman na hindi sila mga tunay. Nakakakilabot naman po pala, Lola. Ano na lang kayang mangyayari sa akin kung sakaling hindi ko nalaman? Hindi ka naman nila basta magagalaw. May protection ka na galing sa akin. At saka lalabas na ako noon, syempre. Matapos kumain ng hapunan ay pinagpahinga na din ako ni Lola. Siya naman ay bumalik na sa kwarto niya, bit-bit ang dalawang baso. Binaliwala ko na lang din yon. Dati naman akong sanay sa ginagawa ni Lola. Yun nga lang, dati ay hindi ko naman nalalaman kung tuwing kailan niya ginagawa yon. Dominga! Ay, Diyos ko pong Dominga. Ano ka ba naman? Iwasan mo na kasi yung kakakape mo, iya! Lolo Munding? Ay, ako nga! Ano ba nangyayari sa yung bata ka? Hindi pa ako patay, ah! Para ka kasi nakakita ng multo, eh! Eh, yung lola mo, nandyan ba? Wala pa ho. Bakit ho? Eh, gusto ko sana siya makausap. Yung lingon ko talaga nun kay Lolo Munding. Hindi ko alam kung aatras ako o tatakbo. Ganun na ganun kasi ang boses niya kagabi. Maya-maya naman noon ay bigla ring dumating si Ariston at muli akong napasigaw. Hoy! Dominga! Ay, peste ka! Ano ba naman kayong maglolo? At kung san-san kayo sumusulpot? Hoy! Bibig mo, Dominga. May matanda sa harapan natin. Ano ba kasing ginagawa mo at ganyan yung reaksyon mo? Oh, Lo, ito po yung kape nyo. Eh, kayo na ba talaga yan? Nagkatinginan silang dalawa at maang na napatingin na naman sa akin. Parehas ding nangunot ang noo nila. Si Ariston ang unang lumapit sa akin pero umatras na naman ako.
Alam mo, hindi ka effective na artista. Ang pangit mo, Marty. Umayos ka nga, Dominga. May sakit ka ba? Ayos lang yan, Apo. Sila talaga yan. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Inis kong inirapan si Ariston at nilagpasan. Napanganga na lang siya at napailing. Eh, Lola Soleng, may sanip po ba itong apo nyo? Kinabahan ako, baka bigla na lang magbali-bali yung katawan tapos sugurin kami habang nakabaliktad yung katawan niyan. Tarantado, wala ka kasing alam sa nangyari sa akin kagabi eh. Pasalamat ka nga, nakakapagtimpi pa ako. Kung hindi, baka nawasa ko na yung mukha mo. Eh, bakit ba? Ano ba nangyari sa'yo? Huwag mo nang tanungin. Eh, ano bang ginagawa nyo dito? Hindi ka naman siguro maniniwala. Kung sasabihin ko sa'yong mangungutang ako sa mga tinitinda mo, di ba? Eh, kung yun lang naman eh, bakit hindi? Konsensya ko pa kung magutom ka ngayong araw. Eh, Soleng, gusto lang kita makausap nang tayo lang. Makahulugan na naman kaming nagkatinginan ni Aris. Lihim na nangingiti parehas. May sinseridad kasi sa tinig ni Lolo Munding. Tila nakikiusap siya kay Lola Soleng na unang beses ko lang nasaksihan. Ay nako, alam mo Munding, kung gusto mo talaga akong makausap, huwag mo akong kulitin dito sa tindahan ko. Mamayang hapon, pagsasara ko, kami ang dadayo sa bahay mo. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Tingnan mo itong matandang ito. Eh bahala ka nga sa buhay mo. O siya, sige. Hihintayin kita mamaya, ah. O, apo, tara na't mamamalengke pa tayo. Ah, Lola, kasama niyo po ba si Dominga mamaya? Abay, oo. At hindi naman magpapaiwan ng isang yon. Yun? Buti naman hot, may asa rin po ako. At akala mo naman hahayaan kong asarin mo ko. Asa ka. Aaminin kong medyo na-excite ako sa pagpunta namin sa bahay ni Lolo Munding. Matagal na din kasi simula ng huling beses akong nakapunta doon. May 5 taon na yata. Hindi pa noon nagkakakilala si Lolo Munding at Lola Soleng. Hindi ba papasok si Marco ngayong araw? Nagpaalam ba siya sa iyo, Apo? Eh, hindi nga ho eh. Baka hahabol na lang po yun mamaya. Eh, hindi naman gawain ng batang yun na magpalit sa trabaho. Madalas nga eh, nauuna pa siya sa atin dito, hindi ba? Yun nga po, Lola. Gusto niyo po ba puntahan ko mamaya? Nako eh, wag na. Baka mamaya makita ka na naman nung isa sa dalawa sa umatake sa atin kagabi. Eh, hayaan mo na. Baka may importante lang siyang inaasikaso. Kapag nakita natin si Kanore, siya na lang ang tanongin natin. Naging kargador na kasi sa palengke si Mang Kanor. Pero maghapon din namin siyang hindi nakita doon. Kaya lalo kaming nawalan ng ideya kung bakit hindi pumasok si Marco ng araw na yon. Pasara na sana kami ng hapong yon. Nang may humabol pang namimili. Kakausapin ko na sana at itatanong kung ano ang bibilihin nila. Nang makilala ko yung binata. Siya yung lumabas dun sa malaking bahay kahapon. Ang laki ng pagkakangisi niya sa akin habang titig na titig siya sa mga mata ko. Hi miss, may gusto sana akong bilhin pero hindi paninda mo. Oho? Ano kong ibig niyong sabihin? Ikaw ang gusto ko. Pwede ka ba? Tara na. Nako. Hindi pwede. Umuwi na lang kayo o kaya maghanap na lang kayo sa ibang lugar. Pilit ko yung nilalabanan. Pero ewan ko, para yung matinding antok na ang hirap kontrolin. Matapos yon eh, hindi ko na alam ang kasunod na nangyari. Para kasi akong tuluyang nakatulog. Nang magising ako ay kaharap ko na si Lola. Lola? Nasaan na ho yung namimili? Pinaalis ko na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ano hong nangyari? Muntik na kitang hindi abutan. Sasama ka sana sa kanila kanina. Ano ho? Hindi sila titigil. Nakita nila tayo kahapon.
Halika na. Kailangan na nating magmadali. Baka hinihintay na din tayo ni Namunding. Kahit nang naglalakad na kami ni Lola, parang lumulutang pa din ang isip ko. May mga pagkakataong para akong mapapapikit at makakatulog. Paglabas namin ng palengke, saktong nakita namin sina Aris na naghihintay sa amin. Parehas na malaki ang ngiti nilang dalawa. Ang nakakatawa pa, pormado pa sila. Bahagyang nawala ang hilo ko dahil natawa talaga ako. Ano ba naman yung mga buhok ninyo? Sa kalabaw nyo ba yan pinadilaan o sa kabayo? Eh sa baka namin. Eh maganda ba? Samahan kita minsan, Soleng. Baka gusto mo din padilaan yung buhok mo. Aba, epektibo itong pampauna. Aray ko, bakit mo naman ginula yung buhok ko? Masaya ako sa buhok ko, ha? Bastos itong matandang ito. Eh halika na nga, at baka sa daan pa tayo abutin ng dilim. Lo, mauna na po kayo ni Lola. Mabuti pa'y alalayan mo ang batang yan, Aris. At baka yan ay nanghihina pa. Halata nga po eh, namumutla din. Eh, Dominga, ayos ka lang ba? Mas magiging ayos ako kung inggalang yung itatawag mo sa akin. Malumanay lang ang naging paglalakad namin. Hindi ako kumikibo dahil wala talaga ako sa mood. Mabuti at tahimik naman kaming lahat kahit nang marating na namin ang bahay ni na Lolo Munding. Sa labas pa lang, langhap ko na ang amoy ng latik ng niyog. Alam mo na ba ang balita, Soleng? Huwag ka nang ang pabiti na matanda ka. Diretsuhin mo na yung sinasabi mo. Aba, bakit naman ang init ng ulo mo? Imposible namang may dumadalaw pa rin sa'yo buwan-buwan. Lintik ka talaga. Uuwi na nga lang kami. Eh, sorry na. Tungkol dun sa sinasabi ko, hindi ba trabahador mo yung batang si Marco? Kaninang umaga, pumarito si Canor. Hinahanap niya yung anak niya. Minsan kasi, inuutusan ko yung mamili ng pandesal. Pero hindi nga ako nagawi dito. Pupunta nga din sana yun sa pwesto nyo eh. Eh galing naman kami doon. At wala din kako yung batang yun doon. Eh nasan daw ho si Marco? Nakita na po ba? Wala pa nga daw eh. Hindi ko alam kung naghahanap pa si Canor ngayon. Lumapit na po ba siya sa barangay? Oo. Pero wala pa naman daw kasing 24 oras. Saka kilalang gala yung batang yun, hindi ba? Pero iba ang duda ko dito. Hindi na po gala si Marco, Lolo. Dahil may trabaho na siya sa amin eh. Nagagala lang naman yun noon dahil naghahanap ng pera. Abay, wag kang basta magbitaw ng espekulasyon mo, Munding. Baka may makarinig sa'yo. Alam mo, Soleng, iba talaga. Yung matanda nagpagamot kanina sa akin dahil nalalabo daw yung paningin. Nararamdaman ko sa kanya ang presensya ni Marco. Ikaw ba yung bumulag sa matandang yon, Soleng? Kung totoo man ang sinasabi mo, marahil ay nahuli na ako, Munding. Kung bukod sa nangangamatay na ang ilang alagaing hayop dito sa atin, may bata pang madadamay. Siguradong hindi ko sila mapapatawad. Elo, hindi niyo naman ho ginamot yung matandang yung kanina, di ba? Isa siyang bagong salta dito sa atin. Doon din yung nakatira sa malaking bahay, di ba? Hindi. Mahirap gamutin ang parehong negatibong enerhiya. Pero kahit kaya ko, hindi ko pa rin yung gagawin. Dahil alam kong dapat lang sa kanila yon. Kayong dalawa, pwede bang iwanan nyo muna kami nitong si Munding? Lumayo lang kayo pero huwag kayong lalabas. May kailangan lang kaming pag-usapan. Sige ho, Lola. Basta't ligtas naman kayo dito, Lola, di ba? Aba, iya. Hindi ba dapat ako yung sinasabihan mo mag-ingat dito sa Lola mo? Kayang-kaya nyo na ho yan, Lolo Munding. Konting lambing lang naman, Dominga! Ehe, ito na nga ho, Lola. Lalayo na po. Maging ako ay napakamot na lang sa batok. Ang totoo ay naghahalo ang pag-aalala at tuwa sa puso ko ng sandaling yon. Mas lamang nga lang ang pag-aalala, kaya nang kami na lang ni Ariston, tahimik pa din ako. Hindi ako sanay na ganyan ka, Dominga. Inaalala mo ba si Marco?
Oo naman, masipag at mabait ang batang yun eh. Sana talaga nagala lang siya, no? Dasal ko din yan simula nang malaman ko nawawala siya. Talaga ba? Marunong kang magdasal? Hoy, ano bang akala mo sa akin? Mapangasar lang ako, no? Pero marunong ako magdasal. Eh ikaw ba? Lalo na si Lola Soling, nagdadasal ba siya? Oh, ba't naman siya nadamay dito? Hindi ko naman dinamay si Lolo Munding, ha? Hoy, nagdadasal si Lolo Munding, no? Namamanata din yan tuwing 9 ng Enero. Pero sa bagay, ang akala naman talaga ng mga tao sa kapangyarihan ng mga albularyo o manggagamot, galing sa Diyos eh. Aba, parang may laman yan sinasabi mo ah. Ano pinupunto mo? Hindi mo na ako kailangan pakinggan, Aris. Paniniwala ko yun. Wala naman akong balak na kontrahin yung paniniwala mo. Eh mabuti pa nga. Baka mauwi na lang tayo sa pag-aaway nito eh. Hay. Pero alam mo, Inga, minsan naiinis ako kay Lolo. Normal lang naman yan. Ganyan din ako minsan kay Lola eh. Siyempre, matatanda na sila. Makukulit na din talaga. Hindi yun eh. Naiinis ako kasi kahit ganyan si Lolo. Alam mo ba na suportado niya si Lola Soling sa mga ginagawa niyang pagkukulam? Anong sabi mo? Alam mo yung tungkol kay Lola? Matagal na, no? Si Lolo mismo yung nagsabi sa akin. Si Lolo lang naman yung dahilan kaya karamihan sa kinukulam ni Lola tumitino. Tapos kinabukasan, aawayin niya si Lola. O diba? Parang nakakaloko lang. Minsan kasi naisip ko, baka inaasar niya lang talaga si Lola para mapansin siya. Totoo ba yung sinasabi mo, Aris? Pero bakit naman susuportahan ni Lolo si Lola? Eh di ba bawal yun? Hindi naman yung suporta na lalabagin niya mismo yung sinumpaan niyang gawain. Gagamutin niya pa din. Pero papayuhan niya na humingi ng tawad. O di kaya naman magbabago para umepekto sa pagpapagaling niya sa kanila. Ayun, di ba? Effective naman kasi sinusunod siya ng mga tao. Hindi ba't ganun din yung layunin ni Lola? Napatango na lang ako at hindi na nakapagsalita pa. Bigla akong na-guilty. Naalala ko na minsan kong sinabihan si Lola na kulamin na lang din si Lolo Munding dahil lagi naman siyang pinag-iinitan. Hindi ko naman sukat akalain. Nasa likod pala noon ay nakasuporta din ito sa layunin ni Lola. Nang sandaling yon, nasiguro ko na din. Hindi sa hindi kilala ni Lolo ang nangkulam. Sadyang hindi niya lang nagagawang ilaglag si Lola sa mga naging pasyente niya. Dahil kung oo, bakit ni minsan ay walang bumalik na kulam kay Lola Soling? Inga! Inga, gising na! Inga! Uy, nahanap na daw si Marco. Oh, talaga? Nasaan daw siya? Hindi ko nga rin alam eh. Magulo yung kwento nung nakausap ko. Nagmamadali kasi punta sa Pilapil. Nandun daw si Marco. Ganun ba? Eh, nandun pa din daw ba? Oo yata. Naku, baka kung napano na yun ah. Tara, puntahan natin. Eh, sinalulot Lola, nasan ba? Maaga nagpunta sa bahay niyo. Hindi ka na pinagising ni Lola. Siya, tara na. Baka kailangan ng tulong ni Marco. Panay pa ang kuskus ko sa mga mata ko noon. Habang lakad-takbo kami ni Aris. Malayo pa lang kami ay natanaw na namin ang kumpulan ng mga tao sa Pilapil na malapit sa palaisdaan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may magkakasunod na bumomba sa dibdib ko. Parang hindi normal ang ganun karaming tao. Alam mo, Aris, mabuti pa magpatawag ka na ng ambulansya sa barangay. Para kung nadisgrasya man si Marco, madala na agad natin sa ospital. Oo, mabilis lang yun. Titignan ko lang din yung lagay niya para alam ko yung sasabihin sa barangay. Oo nga pala. Oo siya, bilisan na natin. Pero halos maupos ako ng pagdating namin doon. Yung taas ng adrenaline ko habang papunta ay parang hinigop lahat ng lupa. Napaupo ako sa putikang lapag at naitakip ko na lang sa buong mukha ang dalawa kong palad. Si Marco kasi, nakahandusay sa putik. Maputla at butas ang dibdib. Wala nang buhay. Tumabi kayo dyan! Tabi! Nasaan yung anak ko? Marco! Anak! Hindi! Marco! Anak ko!
Hindi to maaari. Ano nangyari sa iyo? Ano nangyari sa anak ko? Ano nangyari sa kanya? May nakakalam ba? Sino may gawa dito sa iyo? Sino? Hindi totoo to. Marco, hindi. Anak ko, gumisig ka. Wala namang sasalita sa inyo. Sino sabi may gawa dito? Mangkanor! Mangkanor! Tama na po yan! Alam ko mahirap huminahon, pero pilitin niyo po sana. Anak ko, patawarin mo ako. Patawarin mo ang papa. Nagbago na ako. Bakit ngayon pa? Bakit? Habang ako ng mga sandaling yon, halos hindi na rin makahinga sa impit na pag-iyak. Hindi ko magawang tingnan ang nakakaawang itsura ni Marco. Ang malaanghel niyang muka, pero nasa sitwasyong kalunos-lunos at hindi katanggap-tanggap. Oo nga't ilang linggo ko lang siyang nakasama, pero sapat na yon para mapalapit ng husto ang loob ko sa kanya. Mabait siyang bata, puno ng buhay at positibo sa lahat ng bagay. Saksi din ako sa pagtupad ni Mangkanor sa pangako niya noon kay Lola. Masaya nang pumapasok sa amin si Marco at ibinibida pa kung paano sila inaasikaso ng kanilang ama. Eto, tanggapin mo na kayanan namin tulong para sa'yo, Kanor. Eh, kamusta? May balita na ba sa pag-imbestiga ng mga kapulisan? Eh, wala ho, tatamunding eh. Ang sabi, walang lead na mahanap. Wala din witness. Imposibleng mahuli daw ang totoong kriminal. Eh, ganun ba? Nakakalungkot naman. Ang hirap talaga makamit ng hustisya kapag batas ng taong pinag-uusapan, ano? Nang bigla na lang lumuhod si Mangkanor sa tapat ni Lolo Munding, umiyak ito at humingi ng tulong. Agad naman siyang itinayo ni Lolo. Mabuti na lang at wala pang ibang bisita ng mga sandaling yon. Itinaon talaga namin na kami pa lang ang naroon para mas makausap din namin ng personal si Mangkanor. Ano ka ba? Tatay ka, Munding. Magpakatatag ka. Lalo na kapag bumalik yung mag-ina mo. Huwag ka mag-alala, ha? Sisiguraduhin ko sa'yo na bibigyan natin ang hustisya ang nangyaring ito sa anak mo. Pakiusap. Gagawin ko lahat. Palama ko lang kung sino gumawa nito sa kanya. Kanor, wala kang dapat gawin kundi magtiwala sa akin. Mangako ka na hindi ka gagawa ng anumang hakbang. Naintindihan mo ba? Oo. Sige ho. Nangangako po ako. Pero karapatan ko din malaman siguro kung sinong gumawa nito sa anak ko, hindi ho ba? Hindi sino. Kung hindi ano, Kanor. Mga nilalang ang walang awang pumaslang sa anak mo. Nilalang naghahaman sa panahon at kagandahan. Puso at dugo ng inosenteng bata ang kinakain nila para manatiling maganda at sariwa. Ang ikinababahala namin eh, baka hindi lang si Marco ang una't huling batang makaranas ng ganito dito sa baryo natin. Anong ibig yung sabihin nila lang, Aling Soleng? May halimaw ho sa baryo ito? Tama ka, pero huwag ka mag-alala. Mas malakas ang ginagamit namin laban sa kanila. Ilang araw pa maliban sa paningin eh, mawawalan na din sila ng pangamoy at panlasa. Hanggang sa kusa na lang silang alis dito. Eh, yun ba yung mga bagong salta ho yung tinutukoy nyo? Walang kumibo sa dalawang matanda. Agad namang nagpuyos ang dibdib ni Mangkanor. Sa bunot niya ang buhok habang nagpapalakad-lakad sa harap namin. Ako naman ang mga sandaling yon. Nakatanaw lang sa nakadisplay na larawan ni Marco sa ibabaw ng kabaong nito. Tulo pa din ang tulo ang luha ko noon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko makontrol. Hindi ko sila mapapatawad. Walang kapatawaran ang ginawa nila. Huwag kang kikilos nang hindi sumasangguni sa amin, Kanor. Nagtiwala ako sa iyo. Sana ay ganun din ang gawin mo para sa amin. Kami na ang bahala dito. At asikasuhin mo na lang ang pamilya mo. Higit kailanman ay ngayon kanila lubos ang kailangan.
maayos namang nailibing si Marco. Hindi ko na din nakitang ganun kamiserable si Mang Kanor. Sa isip ko noon, baka tiwala na din siyang mabibigyan ng hustisya ang kanyang anak balang araw. Maraming salamat po sa inyo, Aling Soleng, Tatang Kanor. Baka iuwi ko na lang po muna ulit yung pamilya ko sa probinsya na asawa ko. Nagkasundo naman ho kami at doon na kami magsisimula. Abay, mabuti yan, Munding. Eh, paano naman yung bahay at lupa mo? Ibebenta mo na ba? Oho, may buyer na po ko nakausap. Sapat na yung halaga para makapagsimula. Masaya ako at sinunod mo ang payo namin. Hindi kita bibiguin, Kanor. Isang tipid ng ngiti ang naging sagot niya kay Lola bago tumango. Matapos ang usapan, nauna na din kaming umalis noon sa sementeryo. Nang lingunin kong muli si Mang Kanor, nahuli ko siyang seryosong nakatingin sa amin habang papalayo kami. Medyo nabahala ako. Hindi ko maipaliwanag, pero parang nakita ko pa sa mga mata niya ang matinding galit na kinikimkim. Ano po bang kinakabahala mo? Isang linggo na simula nang umalis sila Mang Kanor. Sigurado akong tahimik na yun sa probinsya nila ngayon. Oo talaga oh. Tigil-tigilan mo na nga yung kakaisip mo ng hindi maganda. Naalala ko lang kasi. Tumata kasi sa isip ko yung kakaibang tingin niya eh. Ganun talaga eh. Galit at sakit ang iniwan niya dito sa lugar na to. Kahit sino naman magulang yata eh. Kami muna ni Aris ang pansamantalang nagbubukas ng pwesto namin ni Lola sa palengke. Kami din ang nagtitinda maghapon. Busy kasi si Lolo't Lola at hindi naman nila inilihim sa amin ang pagiging abala nila sa pag-oorasyon at pagpapadala ng sakit sa dayong pamilyang nanggugulo sa aming komunidad. Lola, eh bakit hindi na lang yung matinding sakit ang ibinigay niyo sa mga halimaw na yon? Ayan o, isang bata na naman ang naging biktima. May isa sa pamilya nila ang malakas at nalalabanan ng pinapadala kong sakit. Pasensya ka na po. Medyo mahina na kasi ang lola mo. Malalakas ang kalaban namin. Kung ibubuhos kong lahat eh, natatakot akong maiiwan na kitang mag-isa. Ano? Hindi lang! Wag! Lola, sorry po talaga. Patuwarin niyo po ako, hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako sa bugso ng damdamin ko. Tana po ko. Nauunawaan ko. Maging ako eh, ganyan ang nararamdaman ngayon. Pakiramdam ko eh, binibigo ko na din si Kanor sa pangako ko hustisya para sa kanyang anak. Hanggang ngayon kasi wala pa rin lumalapit ni isa sa pamilyang dayo para makipagkasundo sa akin. Huwag ka mag-alala, iha. Ginagawa namin ng lola mo ang makakaya namin. Marami sila at malakas. Hindi yung basta-basta. Lalo na gusto namin matapos ito nang hindi nalalaman na kababaryo natin. Ayaw namin mataranta sila at mabahala. Nauunawaan ko na ho. Patawad po ulit, Lola. Mag-iingat po kayo, ha. Ayoko pang mawala ka. Hindi ko po talaga kakayanin. Ikaw din po, Lo, ha. Tamang enerhiya lang ang ilabas mo araw-araw. Huwag kayong papasobra. Talaga, apo. Sa edad ko namang ito, eh. Inaasahan mo pa bang makakarami pa ako? Lolo talaga oh, parang may laman na naman yung balat mo ah. Aba, ikaw lang naman nag-iisip na masama eh. Marumi kasi ang utak mo. Bakit kaya hindi mo gamitan ng kulorina po para pumuti? Eh kung pwede ko nga lang ho talagang labahan to, Lo, baka ginawa ko na eh. Hindi talaga pwedeng tumagal na malungkot ang usapan kapag kasama namin ang maglolo. Kahit nagluluksa ka, mapapatawa ka talaga sa simple nilang asaran. Katwiran kasi ni Lolo Munding, malapit na daw sa dapit hapon ang buhay niya. Kaya ang gusto niya na lang gawin, sa kabila ng napakaraming dagok sa buhay, sumaya na lang at tumawa. Ano? Si Mang Kanor Kamo bumalik? Eh bakit daw? At saka teka, nasaan si Lola? Nandun sa malaking bahay. Kinakausap nga si Mang Kanor para kumalmay. Eh, teka muna. Susunod ka ba? Naku, huwag na hingga. Masyadong brutal yung makikita mo dun. Wala akong pakialam, Ariston.
Kailangan kong makita si Mang Kanur. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Pero magagalit si Lola kapag pumunta ka dun. Hayaan mo na siya. Ilipas din yun. Ano ba kasing nangyari? Eh, pinagpapatay ni Mang Kanur yung buong pamilya ng mga dayo. Doon ako napahinto sa paglalakad at muling napaharap kay Ariston. Hindi ako makapaniwala. Sa dami ng pamilyang yon, tapos mga halimaw pa. Paanong magagawa ni Mang Kanur na ubusin ang mga yun lahat? Siya lang daw ba mag-isa, Aris? Oo. Nakapagtataka nga na ubus niya lahat yun. May sinasabi siyang pagmamay-ari niya daw yun. Mutya yata na saging yun eh. Ewan ko, hindi ko rin maunawaan. Dumating kami sa malaking bahay na wala pang mga pulis, kaya dire-diretso kaming nakapasok sa loob. Sa hagdanan paakyat sa ikalawang palapag, inabutan namin si Mang Kanur. Habang kausap ni na Lola at Lolo Munding, nakaupo lang ito doon. Tahimik na nakikinig pero mababasa sa mukha ang kakontentuhan. Ni walang pagsisising makikita sa mga mata niya. Hindi ba't sinabi kong huwag kang pupunta dito, Inga? Nandito na po ako, Lola. Mamaya niyo na po ako sabunin. Please naman. Oh, saan ka pupunta? Inga, huwag kang umakyat dyan! Nagbingi-bingihan ako at dumiretso pa rin sa taas. Sa hagdan pa lang ay may mga dugo na nagkalat. Habang umaakyat, isang bulto ang unti-unti ko rin natatanaw. Hanggang sa tuluyan na yung tumambad sa akin. Napasinghap ako at halos bumaliktad na ang sikmura. Paano ba naman? Magkakapatong sa iisang lugar ang mga katawan na walang buhay. Ang siste ay wala ding ulo ang mga ito dahil ginawa yung display ni Mang Kanur paikot sa mismong mga katawan. Eh sinasabi ko na sa'yo na huwag ka pumunta dito eh. Tigas ang ulo mo. Hindi ako lalaban. Okay na ako. Okay na ang anak ko at nakamit niya na ang hustisa niya. Hindi ko to pinagsisisihan. Hinding-hindi. Mas marami pang buhay ang niligtas ko. Kung alam niyo lang siguro, hindi niyo ako magagawang pusasan at ikulong. Mga mangmang kasi kayo, ayaw niyo idilat ang mga mata niyo para malaman niyo ang totoo! Bago tuluyang sumama sa mobile ng mga pulis, may binigay pa siyang contact number ng pamilya niya sa amin. Ipabatid daw sana namin na tapos na ang misyon niyang pagbibigay hustisya para sa kanilang anak. Ano ba itong ginawa mo, Mang Kanur? Imbis na nananahimik ka dun eh. Paano na ang pamilya mo niyan? Maayos na ang buhay nila dun. Binigay ko na lahat ng pera ko sa asawa ko. Nakapagsimula na sila na maayos na buhay. Sinayang mo yung buhay mo sa mga walang kwentang nila lang na yan eh. Masayang yung buhay ng mga batang uunti-untihin nila. Masaya ako makakatulong sa dalawang matanda. Napakalaking tulong na sa karamihan sa mga yon ay binulag nila at wala nang pandinig. Sabihin mo, best wishes sa kanila. Ang lapad pa ng ngiti ni Mang Kanur habang papasakay sa mobil. Kasunod nun ay narinig ko naman ang malakas na buntong hininga ni Ariston sa tenga ko. Akala ko itong bagong saltang pamilya lang dito yung weirdo. Mas malala pa pala si Mang Kanur. Ano kayang ginawa niya? Paano niya nakayang sikmurain yung ginawa niyang yun? Hindi ko siya pinapansin. Obvious naman kasi na gusto niya lang kuhain ang atensyon ko. Sa dami ng nangyari, kung hindi lang siguro matibay ang dibdib ko, baka nabaliw na din ako. Akala ko pa naman para sa atin yung best wishes na sinasabi niya. Manahimik ka na nga lang, Aris. Paano mo pa nagagawang magbiro sa sitwasyon ngayon, ha? Hindi naman ako nagbibiro. Masarap talagang masabihan ng best wishes tapos tayong dalawa. Ewan ko sa'yo, i-best wishes mo yung mukha mo. Nakakabilib ka naman. Ni konting amor wala akong makita dyan sa mukha mo. Bakit? Normal ba sa'yo yung ganitong eksena? Eh bakit? Anong gusto mo? Umiyak tayo tapos magluksa. Kahit hindi naman sana ganun. Basta ilugar mo lang yung pagpapatawa mo. Minsan kasi wala na sa lugar eh. Eh, nakakatuwa talaga tong araw na to eh. Kaya nga, nagpapasalamat pa ako kay Mang Kanur. Ano? Nababaliw ka na talaga, Aris, no? Ilang katol ba yung nasinghot mo?
Eh bakit ba? Hindi ba dapat lang na mag-celebrate tayo dahil tapos na yung lihim na pakikipagdigmaan ng lolo't lola natin? Hindi na manghihina sila araw-araw. Ayaw mo ba nun? Kasi ako, awang-awa na ako sa lolo ko. Tuwing uuwi siya sa bahay, hindi na siya halos makakain dahil ubus na siya. Hindi naman yun eh. Siyempre, masaya ako na matatapos na yung ginagawa nila. Ang ibig kong sabihin, nakita mo na ba yung itsura ng mga patay? Akala ko ba si Mang Kanur lang ang weirdo? Eh ba't ikaw, mukhang nasisikmura mo din naman. Eh kasi, hindi naman yun talaga mga tao, Dominga. Ni hindi ko nga sila maihalin tulad sa kahit anong hayop, kahit gaano pang kabangis. Eh baka sa lahi pa ni Satanas, pwede pang ihelera. Kaya bakit ako maaawa? Bakit? Naaawa ka ba sa kanila? Hindi ako nakapagsalita. Naaawa ako kanina. Pero matapos maliwanagan sa sinabi ni Aris, ay agad ding nagbago ang damdamin ko. Nang lumabas na mula sa loob sina Lolo at Lola, walang lingon likod naming tiningnan ulit ang bahay. Nakasalubong din namin ang ilan pang mga ambulansya at mga pulis. Ang akala ko ay okay na ang lahat. Natapos na dahil napatay na lahat ni Mang Kanor ang pamilya ng mga aswang na yon. Pero ang hindi naming inasahang lahat ay ang resback ng pinuno nila. Hindi namin alam na wala pala doon ang padre di pamilya nang maganap ang pagpatay ni Mang Kanor. Naghahanap pala yon ng lunas sa karamdaman nila na kagagawa ni Lolo at Lola. Ano? Eh nasan sila? Imposible namang basta na lang sila umalis. Ano yun? Nagtahanan sila? Dominga, may nakapagsabi kasi na sinundo ko daw sila kanina at dinala ko sa kung saan. Eh diba mula pa na umaga magkasama na tayo dito sa pwesto nyo? Eh, hindi pwede to, Aris. Posible ba? Oo, nangyari na nga eh. Baka may hindi napatay si Mang Kanor sa mga halimaw na yun. Kaya tayo yung binabalikan ngayon. Isara na natin to. Sigurado akong nandun lang sila sa dating bahay ng mga hayop na yun. Dominga, kumalma ka muna. Kailangan natin magplano. Ano pang plano ang sinasabi mo dyan? Wala na tayong oras. Kung naduduwag kang sumugod, maiwan ka na lang dyan. Kailangan ko iligtas sa lola ko. Hindi na kumibu si Aris noon pero sumunod siya sa akin. Umuwi muna ako sa bahay para kumuha ng ilan sa mga pangontra. Lalo na yung tubig na inorasyonan niya at hinaluan ng kung ano-anong aromatiko. Paglabas ko ay halos matawa naman ako sa itsura ni Aris. Pinigilan ko na lang. Nagmukha kasi siyang katutubo. May ipinahid siyang itim sa mukha niya at may sukbit na itak at dalawang mahaba at manipis na buho. Halika na! Kailangan na natin sila ma-rescue habang hindi pa dumidilim. Oo, tama. Tara na. Pero sigurado ka ba? Hindi ka mahihirapan sa mga bitbit mo? Hindi. Matibay na panlaban to mga to. Itong itak na to, hindi to basta-basta. Nilakad lang namin ang papunta sa abandonadong bahay. May nakapaikot pa doon ang mga dilaw na nilagay ng mga pulis isang linggo pa lang ang nakakaraan. Pagpasok namin, agad naman naming nakita sina Lolo at Lola. Nasa malawak silang sala. Magkatali kurang nakatali habang nakaupo sa mga kahoy na upuan. Lolo! Lola! Huwag po kayong matakot. Kakalasan ko na kayo, ha? Huwag kang magmadali, iya. Maigi naman at hindi kayo natagalan. Pakawalan mo ang lolo at lola namin. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Hindi kami pumatay sa pamilya mo! Hindi ka pa mahusay magsinungaling bata! Hindi ako tanga gaya ng inaakala nyo! Ngayon, magsama-sama tayo sa impyerno! Nang magpalit siya ng anyo at sugurin kami, natulala talaga ako. Ang akala ko handa na akong sumugod. Pero tuluyang nanigas ang katawan ko. Para kasing hindi nagsisink in sa akin ang mga nakikita ko. Hindi yun matanggap ng isip ko, kaya siguro ayaw din kumilos ng katawan ko. Hanggang sa mamalayan ko na lang si Aris na nasa harapan ko. Sinasaksak ang nilalang na nasa ere. Gamit ang malalaki at matatalas niyang pakpak,
paikot-ikot siya sa amin at sinusubukan kaming saktan. Hoy! Dominga! Bumalik ka sa wisyo mo! Kung ayaw mo mamatay tayong lahat dito! Lumaban kayo! Walang papadalik hanggat mahininga! Soleng! Soleng, umusot ka! Kahit maramdaman ko ang balat mo, ayos na ako! Buisit ka talagang matanda ka! Umayos ka nga, Mundeng! Imbis na isipin mo kung paano makakaligtas eh, inuuna mo pa yung paglandi mo! Akin na ang kamay mo! Huwag kang piling matanda ka! Kailangan ko na enerhiya mo! Saka pa lang din ako natauhan. Kinuha ko yung tubig at winisik yun sa lumilipad na nilalang. Nasasaktan siya pero mukhang nagagawa niyang indahin. Ang ikinababahala ko ay nang lumipad siya paitaas at doon tila naghanda. Tapos na ako makipaglaro sa inyo! Nasasayang lang ang oras ko sa inyo! Nang bumulusok siya sa amin pababa, tinanggap ko na lang na maaaring mawala na din talaga kami. Hindi kasi tumatalab ang asin, kalamansi at yung likidong dala ko. Sa gulat ko ay mabilis na sinalubong ni Aris ang halimaw. Tumuntong siya sa kinauupuan ni Lolo at mula doon ay tumalon pa itaas dala ang itak niya. Literal akong napanganga, para yung aksyon sa pelikula na ang bida ay ang kaibigan ko pa. Napaka-perpekto ng pagkakatalo ni Aris. Nahagip niya ang leeg ng halimaw. Pero kitang-kita ko kung paano din siya nito nasugatan sa tiyan, paikot hanggang sa likod. Pagbagsak ay halos humiwalay na ang ulo ng halimaw sa katawan nito. Si Aris naman, dagling nang hina dahil sa lalim ng mga sugat sa katawan niya. Hindi! Hindi, Aris! Aris, lumaban ka! Ano pa bang iniiyak-iyak mo dyan, Inga? Tumawag ka na ng ambulansya! Ako nang bubuhat sa kanya. Sige na, tumakbo ka na papunta sa barangay at magpadala ng ambulansya dito. Nangyari ang lahat ng ito, Miss Clark, taong 2002 pa. Hindi naman liblib ang baryo namin. Ang totoo ay malapit yun sa syudad. Pero hindi ko alam kung nadyaryo man lang ba ang nangyaring yun o hindi. Hindi rin kasi ako mahilig magbasa o manood man lang ng TV. 2005 naman ang ikasal kami ni Aris. Opo, Miss Clark. Swerteng nakaligtas ang kolokoy na yon at nahulog din ako sa patibong ng lalaking yon. Kahit madalas ay nauuwi kami sa asaran. Bago matulog ay nagiging maayos naman kami. Sina Lola Soleng naman at Lolo Munding, na natiling magkaibigan. Nagtapat din ang pag-ibig si Lolo pero ayon kay Lola, mas magiging maayos kung magkaibigan na lamang sila. Ewan ko ba, pero minsan kasi kahit wala namang dapat orasyonan dahil tumigil na din naman si Lola sa pangkukulam, pumapasok pa din si Lolo sa kwarto niya. Maraming salamat po sa matiyagang pagbabahagi ng aming kwento, Miss Clark. Dasal ko na sana magtuloy-tuloy pa ang paglaki ng mga channel ninyo.